face mask meetings. May nailaw. Okay, LTO. Ano pala? Ay, sa highway yung ano, patrol. HPG. HPG. Wala akong mga content, kaya ito muna. Si Maki. Hindi pa ako nakapagpandigo eh. Sa 22. So, magbo-birthday na ako bukas, guys. So, nagbabalik tayo dito sa Sunrise Rose Coffee ni Boss Maki and then yung mga kapatid niya. So, Boss Johnny, tikman mo muna yung cake. Wala akong masabi kasi ano... Tikman mo nga muna. Wala titikman ka? Wala sorry. Wala pa akong masabi kasi hindi ko pa natitikman. Hindi ko pa natitikman. Tanongin muna natin yung ano, nag-bake. Ano bang klaseng cake yan? Tawag dyan ay chocolate pecan nuts, no? Siya ay may ano? May... Hindi, wala naman siyang ano eh, parang ang may coating lang siya ng chocolate. Then yung ano niya, sponge niya na circle na ano, ratio. Ano ba? Circle na ano, sponge tapos ano. Nilagyan lang siya ng coating ng chocolate tapos sa ibabaw meron siyang garnish ng pecan. 'Yon, 'yun lang. Stop okay. Din. So 'yun. So dadako na tayo sa food tasting. So tara na. Ito muna siya ito. Yan. Ito yung sample. Yan yung sample. Sample. So, nasa food tasting pa lang kami. Oo. So, Johnny, tikman mo muna itong cake. Titikman ko muna siya uli. Titikman ko muna siya. Mmm! Wow! Parang manamis-namis. Sarap! Sa ngayon, wala akong masabi kasi gusto ko muna ulit kumain. Yeah. So ngayon, ako naman ngayon ang titigam ng cake. So ito na guys, magkakaalaman na. Ayos, pre. Ano mo sabi mo, pre? Yun lang. Pwede isa pa. Sige, pre. Ayos, pre. Sobrang sarap. Ayun lang, pre. Ang masasabi ko, pre. Ang masasabi ko, ano? Sige, sir, mga siya mo. Bali, may presentation kami bukas. Baka may perfect ko. Kasi sobrang sarap ng nakain ko. Perfect na perfect. Oh, pre, masasabi mo? Sa akin, pre, perfect na perfect yung lasa. Yung flavorings niya, lasang-lasa mo yung chocolate saka yung pecan nuts. Masasabi mo talagang kung ano yung sinabi niya na ingredients, yun talaga yung malalasaan mo. Hindi tulad nung iba, kung ano yung pinresent mo na ingredients, hindi naman yun yung laman. Kunwari, chocolate, tapos hindi naman pala chocolate. Tarihin na lang pala. Tangin! Yung ano, yung mga nasa bangketa na crispy donut na may cheese daw, na may milk. Tapos pag kinagat mo, crispy harina lang pala. So, tingnan nyo yung ano, consistency. So, pag ginamit yung tinidor, ayan, ayos yung consistency niya. Tapos pag nasa bibig ko na, sobrang sarap. Naglalaro yung lasa. Nagaan sila, pating tero. So, nga sobrang sarap. Diyan, wala pa si Jason. Yeah, wala pa yung, ano, third person na mag-review nito. So, hintayin natin kung pupunta nga siya. Basta malasabi ko, hindi siya brownies. Makakalain ko kasi brownies. Cake siya. Tapos, hindi siya basta-basta cake. So, yung cake na mag-kinain ko, akala ko birthday mo araw-araw pag bumili ka. At araw. Araw-araw mo kailangan. Tako tayo sa kape. Medyo nabawasan na. Ano to? Anong flavor to, pre? Ang ano dyan ay... Sa inyo ay... Espresso with caramel syrup, pre. Mas sabi ko kasi hindi kasi ako nagkakape. Pero simula nung nilibre ako ni Maki. Ito. Pinatigim niya sa amin to. Sobrang sarap. Na-enjoy ko na ngayon magkape. Kaya mag-aaral pa ako hanggang kinabukasan. Gising ka ba dyan, pre? Gising ka dyan? Walang sinabi ang great taste my caramel. Pangin? Hindi eh, ano pa nga yan eh, mapait pa nga yan sa great taste weight eh. Kung tatanungin niyo ako sa kung para saan ako gumigising. Para saan, pre? Tanungin mo ako, pre. Para saan ka gumigising? Hindi, sa katunayan hindi pa ako natutulog eh. Sana naman tanong mo eh. Yummy! Dapat ang tanong mo, kailan ka tutulog?
Para saan ka tumutulog, pre? Ayun, pre. Nasagutin ko. Oh. Para gumising kinabukasan. Hindi ako tutulog. Para nakikita ko na sila Jason, pre. Ay, hindi pala. Ano pala? Pulse, ano lang pala. Kung kape nila, hindi mo malalasahan yung pain dahil dun sa caramel feelings na masay babaw. Oh. Kaya okay lang kung hindi ka mahilig sa sugar or kung gusto mo na may sugar, hindi mo na siya, hindi naman siya, hindi mo na siya kailangan pang lagi ng sugar kasi yung combination ng caramel feeling at ng espresso o ng kape, match na match. Yeah. Papa, isang tasa ka pa uli. Problema, gusto eh. Agis na niyo pa ba? Pwede pa yan? Pwede refill sa ano? Yan ang maganda dito sa shop na to. Hindi, hindi. Basta kaibigan. Basta kaibigan. Maligan to. Ngayon lang yan. Pero wala na yan. Maligan to. Di ba nagtataho kayo ng bata kayo? Oo. Magdala lang kayo ng baso. Yan ang gusto ko. Hindi ito libre. Yan ang gusto ko sa shop na to. Pag naubos na, May refill. Doon sa mga kaibigan kong gorgeous dito sa tapat ng school namin. Si Ate Rose. Lasal! Kagraduate na kasi ako eh. Pero bago ako gumraduate, advertise ko muna to. Dami naman kayong magkatrabaho dyan. Pag wala kayong ano, pag break time nyo, kape kayo dito. Sa mga prof ko na nagla-laboratory experiment dyan. Sir, gusto nyo magising? O para kanino ka lumalaban? Dito ka. Dito ka sa Sunrise Rose Cafe kasi pag uminom ka ng kape dito, mapapalaban ka talaga. Makapasabi ka ng yummy! Unstructured interview lang to. Bigla lang pumasok sa isip ko. Pakilala ka muna, boss. So, what is up, yo guys? It's your boy, Mark Austria, no? Your bartender. Ay, hindi. Este, barista. Okay. Sa, ano? Actually, ano lang ako, magiging waiter lang muna ako dito. Pasamantala kasi ang kuya ko muna ang mag-handle. Magkano ba yung sahod mo doon? Ang sahod ko dito, bali, manager waiter ako dito. Siguro, hindi ko pa masabi. Kasi, hindi ko pa rin alam kung ano. Pero sana, maging ano, boom. Maging boom, pre. Boom. Ano, no obstruction. Oo, pre. Think positive. Walang aayaw. Ano? Medyo okay naman yung pwesto niya para sa akin. Daldaan ng tao. Pero ang masama lang, wala siyang parking. Pero kung gusto mo talaga ng kape, eh dito ka na. Meron naman ano eh, parkingan din sa Binil Norte, sa likod dito. Pwede naman dito muna sa ano, sa unahan, sa kalsada pag gabi. Pero saglit lang. Pwede naman yun. Sa mga nagja-jogging dyan, dito, gawing ano, di ba? So daan muna kayo dito para boom! Gising talaga kayo. Sa oras ba nagbubukas at nagsasarangin yung kapehan? Ang pa namin ngayon ay siguro mga 4 or 5 a.m. Ano na kami? Open na kami. So, okay. Hanggang 10 siguro or 9:30 siguro. Para makapagano. Kasi may curfew pa tayo guys. So, stay safe, no? Kaya hanggang 9:30 lang muna. Anong pangalan ng kapehan nyo? Ang pangalan ng kape namin ay Sunrise Rose Coffee. So yan, hindi pa siya fully gawa. So mga ilang percent pa lang gawa to? Siguro nasa mga 80% pa siya. Oh, 80%. Siyempre kasi sa May 30, bubuwak sa kayo. Oo, oh, kailangan. Dapat 100% na. Oo, oh, kailangan. So yan, ang taga mag-handle talaga, sila kuya. Yan. And yun, yung isa ko pang kuya. And ako, waiter lang ako. So, wala akong... Pero ikaw yung pinakamaporma. Nakapolo pa yan. Oh, waiter lang ako. Pero naka-apron pa rin ako guys, huwag kayong mag-alala. Oh. At naka-gloves pa rin ako para safe. Okay. So, yun. Saan ba nagsimula? Bakit Sunrise Rose? Sunrise Rose kasi di ko rin alam. Di ko rin masabi kasi kuya ko yung nag-isip niyan and siguro napag-ising siya ng maaga. yun na lang siguro yung pangalan. Hindi ko rin alam pero si kuya yung nag-isip ng pangalan na yan. Sunrise Rose. Pero okay naman. Catchy yung ano, yung pangalan. Oo nga, catchy. Ano, at saka napaka-unique kumbaga sa mga coffee shop na pangalan. No? So, ano mga i-offer niyo dyan sa kape? Anong offer? Ano yung kakaiba ano yung edge nyo?
offer dito, di ko pa masabi kung ano, kasi ang hirap mag-decide kung ano, kung masabi ko agad dito in person, kasi hindi pa rin kami bukas, di ba? So, di ko rin masyado maano yung, hindi, pina-finalize pa kasi namin yung mga costing ng ano, aming shop. So, hindi ko rin masabi kung anong mga promo. Pero, worth to wait yung aming shop, seryoso. Tama, tama. Okay, yun, may ano, marami kayong aabagang bago dito. Ang pangalan mo bago eh, bago pangalan din. Hindi, bago na, tapos may aabangan pa kayo. O, oh, diba? Gano'n na kayo katagal sa industriya ng kapehan? Wala pa. Wala pa, siyempre. Pero, ano ba nag-inspire sa inyo? Nag-inspire sa amin kasi, ano, yung pag-gising niyo sa umaga. Siguro. Nanood lang kami ng commercial, then, yun, nakakita kami gabi, di ano commercial? Siguro yung Coco Martin. Coco Martin ba yun? Parang hindi ko alam, basta ganun. Oh, ano kay yung greatest part, ka Roman, ganun na ngayon? Janelle Salvador. Janelle. Pre, sa mga kagaya niya na gusto magbukas ng ano, sumubok sa Big Brother, ay sa business pala. Ito masasabi ko, para magsimula, hindi nyo kailangan ng malaking kapital sa pagsimula ng ano business, no? Ano bang kapital ng business? Letter B? Siguro letter A, no? A. Hindi ko rin alam. Pero ano, hindi nyo kailangan ng malaking kapital sa ano pag-business ng ano. Kung gusto nyo magsimula, magsimula kayo. Kung ano, kasi kung hindi kayo magsisimula ng ano, pag-business, lang hindi kayo makapagsimula. Saan maganda magsimula? Sa una. Sa una o sa huli? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam sasabihin ko pag mayaman na ako. Pag ano? Pag... Ang tanga ka mag-ano. Magbigay ng tos. Ano? Hindi. Guys, so yun. Hindi ko alam sasabihin ko. Pinapractice ko pala yung sasabihin ko pag ano. Pag nag-boom yung business na to. So, di ba, syempre, sa mga business, meron niyang mission and vision. Oh. Parang yung Lasal lang, may mission and vision. Oh. Anong mission and vision ng business niya? Siguro sa amin, ano? Mission muna. Namin ay to satisfy customers, no? Yun yung una namin kailangan. Pero, nakumikita rin kami. Siyempre, puta, pwede bang satisfy lang, di ba? Dapat kumikita rin kami, pero nasasatisfy namin yung customer. Alam ko, laro-laro lang. Anong vision? Ang vision namin ay siguro mapalago pa yung shop, di ba? Sino pa nung ayaw nun? Di ba? Tama, tama. Karaning tips ko. Huwag nyo nag-gayain yung tips na yun. Kasi bullshit yun. Bullshit yung tips na yun. Masabi mo na nagtayo ka, sarap mismo ng dati mo school. Masasabi ko, nakaka-proud para sa akin kasi tapos ng Lasal. Oh. At ito, dati nung high school kami nila, ano, Johnny, tsaka ni Leban, ano, binibilan lang namin ito eh. Sige nga, anong tinda nila? Hindi ko nga tanda eh. Hindi ko nga rin tanda, pero ito, basta, ito, memorable tong daan na to. Para sa inyong kaalaman, napunta lang kami dito para mag-jailwalking. So ngayon, mag-jailwalking kami para sa kape. Meron na kaming patutunguhan ngayon, hindi lang basta mag-jailwalk. Papatanong mo, Master Johnny. Grabe naman, puro sa akin yung tanong, pre. Siyempre, ikaw ang mayari. Okay, ikaw, pre. Anong masabi mo na kaibigan mo, entrepreneur, CEO, dishwasher? Siyempre, proud kasi maganda makita yung mga kaibigan mo na nagsisimula na sa mga pangarap nila at saka sa mga business. Kasi hindi na pangarap po sa atin lahat eh, yung lahat tayo magkakaibigan eh. Makita natin na isa't isa na mag-boom sa mga larangan na gusto natin. Kasi ako, plano ko din, kung after makagraduate at makapagtrabaho, kakaroon ako naman isang trabaho, mag-iipon muna ako ng pera, tapos pagsapat na, invest ko din sa business kasi sa panahon ngayon, lalo na dahil nagka-pandemic, click ngayon ang mga iba't ibang klaseng business. So yung ginawa ni Maki sa kanilang mga kapatid nila is challenge yun sa kanila dahil kumbaga hindi kasi biro ang mag-handle ng business eh lalo at ayang age pero yun ay isang challenge dahil marami silang mga trial na kakaharapin, madami din silang mga advantages at disadvantages na makukuha sa pagbi-business. So sa mga taong gusto magsimula ng business, magpatuloy nyo lang yan at
sana maging successful kayo. Bali na kayo. Ganun dapat mag-tips. Nakakailan kape ka ba sa isang araw? Ako? Kasing nag-aaral ako, nag-aaral pa naman ako ngayon. Pag may exam ako, ang binibili ko sa convenience stores, yung copy ko 78. So, kulang sa akin ng isa. Magkano rin yun? Ang ginagawa ko, limang copy ko 78 sa isang gabi para yung adrenaline rush ko ay tumaas. Tapos gising na gising ako. Ang problema ko lang doon, habang nag-aaral ako, hindi ako nakakatulog hanggang umaga. Kunwari, hanggang 6 a.m. ako mag-aaral, 7 a.m. naman ang exam ko. So, wala din, cram din. Pero sa isang araw, kapag trip na trip ko magkape, nakakalimang tasa ako ng kape. So, kamusta naman ang ano mo, blood pressure mo nun? ayun lang. Kailangan mo, pero kasi malalaman ko sa sarili ko na dapat ako tumigil sa kape kapag nagpapalpitate na ako. Kasi nasa lahi kami ng mga tao, pamilya na ano eh. Mahilig talaga sa kape, kape is life. Kapeng barako, 3-in-1, kung ano mang kape, lahat ng kape. Pero never pa akong nag-try na magkape ng matagal sa mga coffee shop. Kasi lagi naman kami bumibili ng kape sa palengke, kami na mismo nag-brew. Pero itong kay Kinamaki, natikman ko ay wala na akong ibang masabi kundi pa-refill. Kasi para sa mga katulad namin coffeeholic, pag natikman niyo yung kape nila, yun yung masasabi niyo na ay, ito na yung hinahanap kong kape. Hindi siya sobrang tamis, hindi siya sobrang pait. Nasa kalagitnaan siya noon at balansin-balansin. Kaya sa mga gustong sumubok, punta na kayo dito. Sunrise Roast, no? Ano ba nakikita niyong threat sa inyong negosyo? Threat? Siguro, ang threat, maraming kasing business ng coffee yan dito sa Alipa eh. Tsaka mura na kape. At saka, ang tumatalo din sa... Ano, diba? Ang tumatalo din sa ano, sa coffee shop ay yung mga ano, ay yung mga milk tea. Yan ang pumapatay sa ano eh, sa mga coffee shop ngayon. Pero baka banda-banda dyan, mali mo, makapag milk tea din kami. Eh paano ba pinatay si Magellan? Siguro. Pinagutan ba ng ano, ulo sa Mactan? Ano ba talaga? Medyo nalito kasi ako sa kanta ni ano eh. Ni... Ano nga ganun eh? Easy meal? Easy meal. Medyo nagulan ako dun eh. Ano ba ang tunay? Hindi ko rin alam. So bali, yun nga, milk tea nga lang talaga yung... Oo, yung pumatay sa ano. Kaya ang dami dyan eh. Ang dami dyan ang milk tea siya be. May disadvantages din ang milk tea. Kasi madami silang tapioca pearl. Pag gusto... Sa mga coffeeholic na nag-switch sa milk tea, kapag napapadami sila, may tendency sila maluugan. Kasi malaki yung straw ng milk tea eh. Kung matakaw sila humigo, sa sobrang gigop nila, lima agad na tapioca pearl nasa lalamunan nila, pwede sila masamit. Kumpara sa kape, smooth at suwabe ang pag-inom. Any last words sa mga sa mga magiging future customer nyo? Sabi ko lang ay happy to serve you guys, no? At welcome na welcome kayo sa aming store. Though kalitan siya, pero sana ano, nasa ano, masatisfy pa rin namin yung inyong mga basta masatisfy namin yung kagustuhan niya. So, yun. Mag-aano na kami, magbubukas namin sa ano, May 30. Then dun to open na. So, punta kayo guys. Welcome na welcome kayo. Happy to serve you. So, yun. It's your boy Mark Austria, you know. And peace! Follow up! Wala pa! May follow up ha! Grabe naman yun! Kahit ba maliit yung iyo, nakakasatisfy ba yan? Hindi, wala na. Wala peace. Yan! Wala yan, bre! Nasa performance yan! Yun nga, pre! Peace ka na, pre! Peace! Oh, tayo camera! Peace!